show you. Medyo sun, medyo pa sunset, so medyo extreme yung light, ha? Just bear with me. Oh, sige, kaya namin yan. So paglabas ng pavilion, ito yung pinaka back part, eh. That's the kitchen area also. Those are the rooms. And yan, may guests kami ngayon. So may mga picnic sila dyan sa picnic area. And ito lang, medyo may out of place catio yung wife ko kasi sobrang hiling sa cat. Nagpa-construct ng catio. Ay, oo. Ang ganda. So, ganda. Surprisingly, ang ganda talaga niya. Na, oh, my. Cat. And then may pool and may playground for the kids. Juliusbabao Unplugged. Juliusbabao. Juliusbabao Unplugged. Juliusbabao Unplugged. Hi guys, welcome to another edition of Juliusbabao Unplugged. Meron na naman tayo makakausap na isang korektor sa ating collector's rib. Siya po ay singer ng isang sikat na banda. Palagay ko, madali nyo na mahuhulaan ito, eh. Kung sasabihin ko kung anong pangalan ng banda, Parokya. Alam nyo na kung sino yan, di ba? Parokya ni Edgar. So bago nyo makilala itong ating guest ngayong araw na ito, mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel and follow me on Instagram. Oh guys, let's all welcome our good friend, Chito, Miranda, ng Parokya ni Edgar. Chito, hello. Hello. Thank you for having me. Puela. Sabi ko, thank you. Sana yung banda ko, eh. So, thank you for having me. Kamusta naman ng ang parokya ngayong pandemya? Ayos naman. We're enjoying the long break that we have because finally we get to spend time with our family na talagang mahaba. And I think I'm enjoying it the most because yung mga kabanda ko kumusko recently, they really miss playing na, eh. I miss playing also, pero right now I'm having too much fun spending time with my family, eh. Kasi ako lang yung may kid na bata pa, eh. Sila yung makin, sila medyo grown-ups na, eh. So gusto na nila ulit tumugtog. Ako gusto ko muna mag-relax muna, pero yeah, medyo na-miss ko na rin. Panay online gigs, eh. It's fun to do online gigs, pero it's iba pa rin yung energy na live talaga. Yeah. How is it different yung online saka yung actual na live gigs? Mas stressful yung live because you really have to travel to somewhere to where the crowd is, tapos you have to face the crowd, tapos iba yung pawis, pero iba yung energy, iba yung saya. Mas convenient yung online gigs because you don't have to wear pants, diba? Kailangan mo lang pataas. Ligpit ka lang ng gamit and you could go up. Upstairs lang, nandun na lang yung family mo. Unlike sa normal gig, you have to travel back to where you live. Pero may pros and cons din. It's fun. For me, it's still mas masaya pa rin yung live gigs kasi talaga may exchange energies na intense, eh. Pero paano naapektuhan ng pandemic yung music industry, no? Yung mga nagkatrabaho. Okay. I think for bands like us, na established na, I think we just had to adjust sa playing ng online, pero we pareho lang, eh, kasi we still get paid the same, ganun pa rin naman. Uh-huh. So when it comes to revenues, same thing actually. Mas maganda pa nga TF because the producers don't have to pay for the venue, they don't have to pay for the plane ride, the hotels. That's good. So mas maganda yung TF pag online gig because they can channel the TF, kumbaga the revenue is for the TF, parang ganun. Pero for me, having a lot of musicians under my wing, kumbaga, because we have a bar in 12 Monkeys, and we also have Neri also as a parang small bar here. Neri's not so secret garden. Yung mga musicians na talagang yung kailangan nila ng nightly gig para mag-earn, biglang nawala, doon ako medyo apektado. So yung mga friends ko na ibang ganyan, tinulungan ko in, kundi not naman tinulungan, pero kung may i-deliver, they use their motorcycles to deliver stuff instead of para lang may income sila because they can't, hindi sila makapwesto. Hindi rin online gigs because they have to be at the bar. Yun yung nakita ko na affected. Diba, yung mga people behind you guys, yung mga
yung staff. Sa technical, di ba? Technical staff, yung mga nag-aayos ng mga gitara ninyo, yung mga nauutusan sa concert. We include pa rin namin sila online on what we did. Actually, what I did there was, inaral ko talaga kung paano tumugtog ng live online kahit magkakahiwalay kami. Magkaiba yun eh, kasi kahit paano may lag eh. Diba? While we're talking now, if I play a guitar, maglalag kapag kumanta because it takes time for my guitar to reach your audio. Gets mo? So may lag. So I found a way na makapag-jam, but it's tech heavy talaga. That's why we incorporated our staff to do that. Tinuro ko sa kanila kung paano. So, they still get paid naman. Fortunately, staff is okay. And we made it a point also to still pay them fairly kahit nasa mga bahay-bahay lang kami. Pero I'm more worried about my other musician friends na wala silang live to perform. Parang ganun. Oo. Well, we're all wishing na sana matapos na ito, Chito, no? Na magbalik na sa normal pero mukhang matatagalan pa hanggat walang vaccine. Mukhang magtitiis-tiis pa tayo. Matibay talaga. So, they really have to find ways talaga of finding, kumbaga, alternative ways to earn also. And I think, okay naman, lagi ko naman sinasabi, even before the pandemic started, kung may kinikita kayo, ipunin nyo na. So ngayon, yung mga staff namin, may sarili-sarili. Yung isa may parisan, isa naman, may mga business din sila. So okay naman, I think they invested their money well din naman. Kumbaga, they invested their money properly. Well, ang episode natin ngayon is about collection. Collector's Crib, ang title nitong ating segment. Ang kinokolek mo ba, Chito, ay mga bahay at lupa? Hindi. Ano lang yun, hindi siya collection. Isa lang siya sa mga investments na kasi when it comes, sorry to talk about investments, pero dinadiversify ko kasi. So, isa yun sa mga sources ko, yung mga bahay at mga parent na kondo, parang gano'n. So, tulad nakikita ko nga sa Instagram ninyo, parang dami nyo negosyo ni Neri eh. Meron kayong mga resort, yun nga, may bar, tapos meron pang restaurant, at dami nyo pang endorsements. So, talagang busy kayo ngayon. Then it kept us busy din naman. And actually, I'm enjoying kasi now I have more time for that eh. I have more time to tutupan yung mga businesses na hindi ko natututukan dati. So, enjoy din. Among the businesses na pinag-uusapan natin ay kung nasaan ka ngayon. Nandito ako sa pavilion ng Resthouse namin. It's almost complete. Ilaw na lang yung kulang. As you can see yan, no? May ilaw dyan na kulang. Pero we're in the pavilion now. Okay. Nandito ako sa events place na may mga... Malaki to. Good for siguro mga 200 na tao. And may pinapalitan lang sa lights. Pero kompleto to, may catering part sa likod, may part kung saan pwede mag-prep yung caterers, and dyan sa harap, it's connected to the rest house with four rooms ganyan. I can show you around if you want. Pwede ko naman dalhin tayo para ma-share natin sa mga viewers natin all over the world. Okay, sige. I'm gonna walk around with Chito at Neri. Okay. Medyo pa sunset, so medyo extreme yung light, ha? Just bear with me. Sige, kaya natin yan. So, paglabas ng pavilion, ito yung pinaka-back part, eh. That's the kitchen area also. Those are the rooms. And yan, may guests kami ngayon. So, may mga picnic sila dyan sa picnic area. And ito lang, medyo may out of place catio yung wife ko kasi sobrang hilig sa cat. Nagpa-construct ng catio. Ang ganda. Ganda. Surprisingly, ang ganda talaga niya na And then may pool and may playground for the kids. Ang laki pala. Hindi ko akalain ganyan kalaki sa Instagram. Parang maliit lang. Ito. And there's a treehouse for Miggy where the kids can play also. Naglagay sila ng mga laro ang kusina dyan. Yan. I'll try to show you. See upstairs, ayun o, may mga kusina set up. And more rooms. And of course, sandali kids ha, blur natin mukha nyo ha. Hi kids! Blur natin! We're enjoying because may basketball court sa dulo, which also serves as a parking lot. Yan, may basketball court. That's where me and the kids love playing there also.
And ito, gumawa din, siyempre yung wife ko, gumawa din ng lalagyan ng manok. It's a chicken coop. Yeah, so that's our warehouse. And that's where we came from, the pavilion. Kano kalaki yan, Chito? Yung property na yan? I think almost 2,000 square meters yata ito eh. Hmm. Paano nyo na-discover yung ano, lupa na yan? Honestly, it's my wife's ano idea talaga. It was her idea to look for it, and it was her idea to It was her idea also to buy it and turn it into a rest house. At first, I was against it because feeling ko masyado siyang aggressive when it comes to investments. Kasi aggressive siya. Ako ano eh, conservative eh. Pero when as always, na-prove niya naman na tama siya and mali ako for doubting her. Pero parang lagi ko siyang parang devil's advocate ba? Sigurado ka ba dyan? Baka din. And it turns out na na-prove niya na isa to sa mga best things na buti in-argue niya yung way ako to ano eh. Buti tinalo niya ako, man. And it's always more often than not tama siya. So yun, we turned it to the rest house. And now it's we booked. So okay din. Hindi na namin ma-enjoy because dati lagi kami nandito. Pero ngayon, hindi na namin ma-enjoy because it's fully booked na talaga. It's a good problem. Oh, yun naman ang purpose talaga niya, di ba? Na pakiyaw mo sa ibang tao yung mga ganyang klaseng lugar. I just didn't expect it to be that fully booked na kahit weekday. Kasi normally, kanyari wala kami magawa sa bahay. We'd bring Miggy over para makapag-play outdoors kasi sawa na siya sa tapat ng kalye namin lang sa subdivision. So, he lived in here kasi makapag-swimming siya, nakakapag-play siya sa playground sa ano, sa treehouse. Ngayon, hindi kami makasingit talaga. Kailangan pa na yung pabuk yata. Palagay ko dahil lang sa pandemic, Chito, di ba sa dami ng mga sakit na makalabas. Kaya rin pupunta dyan sa ano, resort nyo. Totoo din po kasi walang mapuntahan yung mga kids eh. And since this is a private rest house, the local government allows it kasi wala namang ibang when they stay here dapat isang family lang sila, so walang so pag sterilize naman lahat they allow the kids and at least nakakapag-enjoy sila outdoors. Yun yung gusto, yun yung feedback talaga ng parents. So paano ang sistema dyan pag gusto mong magpa-book dyan sa resort niyo, paano? Yeah, there's may number na, may nilagay akong number doon yung ng admin namin doon eh. May sinet sineri na team niya to handle all the inquiries, all the reservations. And parang pagka one room lang kukunin mo 5,000, pero we advise to get them to we advise the people who want to rent it to get the whole house na para wala silang kasama, sila lang, parang ganun. So and, makalibong bahay kung yung resort mismo, makano? Just the four rooms are 20,000. 5,000 per room. And good for 20 siya. Okay. Oo. Yung isang room, good for 4. Isang room, good for 6. Kasi may mga bunk beds. Tapos, with the pavilion, 30,000 yung pavilion. So, it's 50,000 pag buong event. So, it's still cheap for a whole event na may yung kasal dito, yung ikakasal dito. Sinetup ko din yung... Ako lang kasi nag-design ng... I'm not an architect, no? Pero nag-design lang ako ng drawing. And set it up na... The first room is for the groom. The second room is for the barkada ng groom. Then my swimming pool. Then the third room is barkada ng bride. And the fourth room is for the bride near the pavilion para kung pala niya mag-retouch, lapit lang ng room niya. Parang ganun. Kung re-rent mo yung buong space, pati na yung pavilion, magkano? 50. 20 for the rooms 50. And 30. Yeah, 50. And 30 for the pavilion. Ayun, So punong-puno kayo ngayon, ha? Hindi kayo nauubusan ng mga guests. Talaga. Pero yung pavilion, ngayon pala, this Saturday ko pala mapaparent. After a month of operations, ngayon, finally this weekend, naayos ko na yung ilaw, pwede ko na parent this weekend. So, good, may nakikita naman. Talaga, nakatuto ka na talaga dyan, ha? Talaga, I'm enjoying it. I'm enjoying na may inaasikaso ko. Na, kasi for the longest time, wala akong inaasikaso kundi banda, eh. Recording ng banda and songwriting and it's so refreshing to be hands-on sa something na hindi ko naman ginagawa. So ngayon, inaasikaso ko yung laundry, problema ko yung system ng laundry, kung yung mga construction, I love it talaga. It's so refreshing. Baka naman masyado ka mag-enjoy, Chito. Hindi ka na bumalik sa parokya niyan, ha?
Niloloko ko ngayon. I talked to my bandmates already and they still want to play. So, and I'm still enjoying. Nag-enjoy naman ako tumugtog. Just, sinusulit ko lang yung long break na, na meron kami ngayon. Na, siguro ang kasi, pinakamagandang lesson dito, Chito, is yung pagiging entertainer. Maganda rin na magkipon ka ng pera, di ba? At mag-invest sa iba't ibang mga negosyo. And you've proven that. Kasi ang dami mong business eh. Kasi, I think from the start, kasi yan yung sinasabi sa akin ng magulang ko na, o tandaan mo, hindi habang buhay yan ha, ganyan-ganyan. And meron dumikit sa ulo ko. So what I did from day one, ever since I started earning, was to save talaga. And to instead of buying a beautiful car, pumili ako ng cheap car and I saved my money. And instead of buying a big house, I bought a small house and saved my money and invested kung saan-saan. Kung saan, iba-iba. Ano yung unang-unang negosyo pinasok mo? Negosyo? Uh-oh. I think t-shirt company muna because it was also related to the brand. And ngayon, na-expand ko na rin. May Lazada na kami and nasa Lazada na rin siya. And okay naman siya, tuloy pa rin siya. And yun yung pinakauna kasi it was easy at nung time na yun sa at age kasi we just print shirts and bring it sa gigs and we'd sell it there. Mm-hmm. Parang ganun. Uh-oh. And ngayon, may online selling na. So it's still ongoing, our t-shirt company. Uh-huh. Kailan pumasok yung mga properties? And properties also kasi the first house that I bought when we moved out of it, pinarent ko naman. And may condo ako na binili instead of living in it, I had it rented out also. And na-realize ko na, uy, okay to ah. It's a stable source of income. So, na-enjoy ko rin yun because you just sit back and make sure na comfortable yung nakatira doon and they give you money monthly. So, okay then. Yung bar, iba-iba din. Yung 12 Monkeys, unfortunately, sinara muna namin because walang gigs eh. Diba? And it's mataas ang operational expenses niya. And meron kami, tumayto kit din sa UP and meron akong barber coffee shop pagupitan sa Quezon City also. And meron din akong couple of restaurants dito sa Tagaytay. So, yung iba nagsasurvive. Yung iba, depende sa concept niya eh. Kasi yung iba, kainan talaga, so it survived. Yung iba, bar, we don't make money, not unless puno siya na may tumutugtog. So, kininus muna natin, mga ganun. So, okay lang din. Something that we spread it out, parang ganun. Pero among all your businesses, alin doon yung pinakamalakas? Sa ngayon naglalaban siguro yung t-shirt and this Resthouse because we were really surprised kung gano'ng kalakas yung Resthouse eh. Nagulat talaga ako eh. So, parang gusto ko lang siya sana ipa-rent para mabayaran yung sweldo ng caretakers and yung alam mo yung basic utilities pero we were surprised na sobrang daming nag-rent even on a weekday. Okay, ganda pala yung dapat just to maintain eh pero it became a source of revenue bigla na. Uy, parang okay ah. We're thinking of expanding. When thinking of expanding meaning maghahanap na kayo ng bagong lupa para pagtayuan. Well, actually, itong sa likod nito, binili ng wife ko. Actually, namin. Dapat siya lang, pero I decided na I want to be part of it also. Kasi magkahiwalay kami ng finances eh. Para kung may gusto siyang gawin, if she fails, walang sisihan. Parang ganon. Pero nung nakita ko ito, binili niya yung lupa sa likod and she wants to transform it into the parking lot of this pavilion and several inns. Tapos may parang petting zoo for the kids, farm niya, mga ganyan pa. Mahilig talaga si Neri sa mga hayop, ha? No, sa farming. Farming talaga yung dream niya. Talaga yung mula sa animals hanggang sa halaman. Yung talaga gusto. Gusto niya may farm siya dito para mag-weekend market siya, sell her vegetables. Nakikita ko nga talagang siya mismo yung ano, di ba? Na namimitas ng mga gulay, ng mga prutas, at siya nagluluto. Sila na kaibigan niya nagpapalak doon yung ano nagpipik nagpupuit ng land. Sila talaga she finds it fun talaga. Sila that's her parang stress pang stress reliever niya ba? Parang ganun. She enjoys. So that ang ganda ng partnership ninyo dalawa. Pareho kayong ikaw very supportive ka doon sa mga gusto mong marinig ni Neri. And always tama, di ba? Yung kanyang mga nagiging decision when it comes to business. Yeah. Totoo. Tapos yung anak ninyo, mahilig namang mag-painting.
Nakita ko yung mga paintings niya eh. Sobrang galing for a kid. Honestly, for me, I didn't want to claim it as magaling when she started because kasi si Neri, she just paints without rules eh. Alam mo yun, basta what I feel like painting, she'll just paint it. And for me, papa-play niya lang ng paint. And ako naman, medyo critical ako sa art because fine arts ako eh. Mas critical yung... Fine arts ka ba? Fine arts ako eh. Oh, wow! So, iba yung analysis ko sa... Iba yung views ko sa theories of painting. So, sinasabi ko, that's just playing with paint. And, not naman conflict, pero sinasabi ko, I can't claim it pa as art kasi nung bata, naglalaro lang siya eh. Pero eventually, after a couple of scenery, support, nakikita ko may intent na yung ginagawa ni Miggy. Yung aware na siya sa texture, kumbaga I'll use this paintbrush kasi iba yung paint na ito. Doon ako na-amaze kasi talagang may, kunyari may hindi siya mahanap na material na pang brush niya. Hindi niya tutuloy yung painting hanggang mahanap niya yung paintbrush na yon. So nakita ko, may iniisip na talaga siya. Doon ako na-believe. Tapos makikita mo natin. Oo, kasi dati talaga. Describe mga sa amin habang tinatang mo yung painting ni Miggy. Alright, sige. Sandali, kunin. May isa ako nakita doon na gusto ko. Sige, hintayin ka namin. Kasi, kaya ako natutok dito. Kasi, normally, when he started, he just throw paint on the... Parang finger painting lang. He just mess it up and just play with it. Tapos, he'll just mix all the colors. Na, it always turns out brown. Kasi when you mix all the colors, brown na siya. Pero to... consciously iniiwas niya yung lines para ma-maintain yung white. Yung talagang uh-huh. lang. So nakikita ko may intent na talaga pati yung colors. He was very conscious mm-hmm. about the colors that he would use. So uh-huh. I still won't claim it as a work of art, no? Pero I'm amazed with how kung ba't hindi niya pinilip yung... Kumbaga yan, talagang may purpose yung mga stroke niya. Yeah. And he knows when to stop. Alam niya pag that's... Para mga para mga human figure, yo. Para mga taong nakatayo, may naglalakad, may sumasayaw. Di ba? Tsaka, tinan mo yung movement ng brush niya. Kahit laro lang siya, hindi niya pinuno lang. Hindi niya basta pinuno. May talaga siya. Gusto niya dito lang yung colors. Change colors if he... Normally kasi nung nag-start siya, red lang muna lahat. Tapos pag naubos na yung red, then he'd skip to a different color eh. With this one, he'd play with a certain color lang, then move on to the next, and hindi niya sinaturate. Kumbaga, talagang tipid lang. He put all the white spaces na. Normally, parang may disiplina pa rin, no? May disiplina kahit na abstract yung work. Meron siyang intent. Patingin. pinakuha ko sa office ng wife ko eh. May nandun ko sa lahat ng paintings. Pero sandali, tingnan ko kung may interesting pa dito. Ah, sige. Arriba. Ito earlier na pinagagawa niya. Ito medyo feeling ko messed up niya nung una. Pero, kala ko messed up eh. Pero nung tinignan ko, meron siyang ginawang droplets na paulit-ulit niya ginawa oh. So nung una, he was saying, I don't know kung ganyan yan o ganyan eh. Pero, I think kahit yata pwede. Kaya ako natuwa kasi after kala ko messing it up, iniwan niya yung green tapos he just flick niya yung paintbrush para magkaroon ng dots. So, galing. I'm not claiming that he's an artist though, pero he has a way of playing with paint. Yun talaga yung sinasabi ko eh. He plays with paint in a certain way because alam niya yung epekto sa nakalalabasan ng paint sa ginagawa niyang yes. Pati yung choices ng color, marunong. Oo. As in, napaka-conscious niya when it comes to what colors to use. So ito, hindi ko alam kung ba't ito, pinag-tripan niya, pero itong green, he just left it green and just played. He kept on, siguro nagulat siya nung ginano niya, nag-sprinkle, tapos inulit-ulit. Even, natuwa lang siya. So, I know it's just parang messed up painting, pero honestly, kung nakita mo yung process, it's nakakaaliw. Nakakaaliw lang. Oh, may isa pa, di ba? Yung isa. Ito pa. Ito naman, di ko alam kung ano. Ito talaga, bata pa siya nito eh. Pero ba? But, hindi niya rin kinover lahat. He focused on this. Di ko alam kung ano. Ito talaga, bukong, ito yung sinasabi ko ng earlier works niya na wala pang discipline. Pero, may ginagawa na siya. Meron na siyang anong figure.
form. Oo. Anong medium yan? Chito, ano klaseng pintura yan? Honestly, hindi ko alam kay Neri kasi si Neri bibili ng mga materials niya eh. It's not oil. Ano? Acrylic siguro yan. Acrylic. Oo. And may bibili dito na ma-figure eh. So, parang I would ganyan want to nga yung mga ano eh. Parang ganyan yung mga ano eh, binibenta sa New York na mga artworks. Mas magulo, mas okay. Oo din. Siguro, siyempre ako proud ako kasi anak ko, nakikita ko kung paano ginagawa. I wouldn't claim it as intentional art pa, no? Pero nakakatuwa na for a kid to have my intention and knows when to stop, knows when to pagkulang pa, alam niya yung gagawin niya. Siya talaga nagsasabi na, no, I'm not yet done. Or, no, it's done na. Tapos ayaw niya ng, kahit gusto niya pa magpainting, pagtingin niya tapos na yung artwork, he'd skip to the next canvas na. Hindi niya nagagalawin yung concept na nagawa niya. So it doesn't mean that he started. Alam niya kaya titigil. Oo, alam niya kaya titigil. So yun lang, nakakatuwa lang. And, pero hindi siya nag-drawing, hindi siya nag-drawing na parang yung mukhang totoong klaseng drawing, di ba? Yung totoong tao. Wala na nag-drawing siya. I hope mapadal. Pero nasa sketchpad niya eh. Pero I hope kumating kasi gusto ko siya muna mag-focus sa realism. Sorry kung hindi ko siya pinipressure, pero I want him to focus more on drawing. So, gusto ko siya muna, kung mag-take siya ng art lessons, gusto ko figure drawing muna. Para makita niya yung anatomy ng tao. Then, he could, pagka marunong na siya talaga mag-realistic drawing, tsaka siya mag-abstract. Yun yung vision ko for him. Pero si Neri, hindi, hayaan mo lang, maglaro lang siya. It's just for fun. Okay. Oo naman, tama yun. Pero ikaw, as a father, as an artist, hindi mo siya tinuturuan kung anong gagawin. Pinapabayaan mo siya. Nahayaan ko lang talaga siya. Pero gusto ko muna siya mag-focus right now, kung magdo-drawing siya, yung proper na, kumbaga, mag-gets niya muna yung basic form ng tao, para once he wants to fool around with it, alam niya kung bakit nilakihan niya yung ulo, may historical reason ba? Parang masyado lang siguro akong analytical, pero dapat din niya muna isipin niya, he's just enjoying it eh. So, baka hindi niya pa ma-enjoy, kaya hinahaya ko. Maybe pa kayo pala nalaman na ano ha, na artist ka pala ha, dahil fine arts graduate, bakit hindi mo pinursue yung ano, pagiging artist mo? Yun ang primary love ko talaga, visuals. My dream ko talaga ever since was to be a comic book artist, parang ganyan. Kaya lahat ng album cover ako na yung gumawa. Kasi that's how I... Ikaw pala yun? Oh, from day one. I'd ask someone who use the computer to execute yung gusto kong gawin, parang ganun. Para mas visual. Pero nagpa-painting ka rin? Nagpa-painting din. Pero mas ano ko, illustrator talaga. Comic pencil. Doon ako made it. I could send some I could send you the latest drawing that I did para ma-post mo dito once ano. Sige, yung mga Pero kung sakaling yung mga viewers natin may mga interesado dun sa painting ni Biggie, ito ba for sale ba ito kung sakali? Sa totoo may mga nag-offer talaga, and si Neri naman ayaw niya ibenta ng more than kung magkano lang yung pinambayad niya sa frame at sa canvas, yun lang yung gusto niya isingil. Ayaw niya maningil higher than that. And honestly, may nag-offer na ng 70,000 for a painting of Miggy eh. Pinanggihan lang talaga din eh. Kasi nahiyak siya. Parang gusto niya sabihin na hindi naman sikat na artist si Miggy. Bayaran mo na lang kahit yung frame. Or buy na lang yung frame for Miggy para he'd have something else to paint on. Parang ganon. Pero ayaw din yung game na Neri na para nagigilty siya ibigay at that price. So sinabi na lang niya, bigyan ka na lang. Just pay for the canvas and the frame. Parang ganon. Tama. Ganda naman ng pananaw ninyo, no, na hindi nyo talaga pinipwersa or take advantage of yung kagalingan ng bata sa arts. Oo din. Siguro pag talaga naging conscious na siya sa value ng ginagawa niya, then go, diba? Pero right now, it's just a kid playing with paint. And it's nakaka-flatter, may nakaka-appreciate, diba? Mm-hmm. Or maybe yung collector niya naisip na, sige, susunod ko dyan,
maybe in a few years, pagka biglang talaga maging painting to, meron ako early work niya. Mga ganun din, eh. Meron na siyang, I don't know. Kasi... Oo. And speaking of art, ikaw ba, Chito, yung nag-design ng latest na na shirt ng Parokya? Yung yung para ano, yung para yung logo ko eh. Kamukha ng logo ko diyan eh, yung ano, Julius Bobo para sa logo. Seems that inspired. Dapat isama mo ako sa t-shirt. Ano talaga, me it's a team. It's just not me. Team, yung team ko, my partners in the t-shirt company that na ginawa ko are also from fine arts. And magagaling talaga ang visual artist. So and ako, I know I'm a good artist, pero sa College of Fine Arts sa UP I'm not the best eh. So I love working with the best. So sila yung kinoconsider ko na magagaling sa fine arts, and I work with them and I let them handle. I'll tell them my design and they execute it ng maayos talaga. Oo. Parang ganun. So itong shirt na to, available na to ngayon. Paano sila makaka-order? Sa Lazada lang. It's the first shirt na nirelease na sa Lazada. Kasi before online lang, meaning they have to send me an email, then I'll ship it to them. Pero it's time consuming and it's iba yung, sorry, I'm not plugging Lazada in any way, pero iba yung playing field sa Lazada kasi talagang iba talaga yung ang bilis ng system because they just click and wala ka nang intindihan, just the design. And it works for me because wala na, hindi ko na inintindi yung all the work that goes into it. Eh. Ang problema ko na lang, mag-design, which is ideal for me. Oo. Ang cute kaya ng design eh. Saka, how many colorways na ito available? Right now, nilabas namin yung gray. Nung nag-sold out, nilabas namin yung black. And ewan ko, siguro by the time may lumabas tong interview na to, siguro hopefully na white. Ako, kailangan na ako mag-order ng black para meron ako. Order ko na and mismo. Yung design namin, mismo. Kasi quarterly kami mag-release ng design eh. And parang naka-five-year plan na kami na with all the designs that we have. Pero we're taking it slow. So Chito, lilipat tayo ngayon, no? Doon sa okay. Isang bahay mo. Titingnan right. Natin ngayon yung collection mo ng mga knives. Okay. Okay. So, kasi kasi... yan. Usap tayo ulit. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.